Kaunting kalaman, dineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng pag-iral ng La Niña. Ano nga ba ang La Niña? Sa normal na kondisyon kung kailan walang El Niño o La Niña, may dumadaang trade wind sa dagat Pasipiko. Pero tuwing may La Niña, lumalakas ang hangin na ito at tinutulak ang mainit na tubig patungo sa Western Pacific kasama dyan ang Pilipinas. Dahil sa mainit na tubig, mas madalas na nagkakaroon ng weather systems na may dalang ulan, mga low pressure area, bagyo at kung ano pa. Habang tinutulak ang mainit na tubig sa Western Pacific, umaakyat naman ang malamig na tubig sa Central at Eastern Pacific Ocean. Ang paglamig na ito ang tinatawag na La Niña. Ayon sa PAGASA, ngayong may La Niña, mas maraming bagyong inaasahang mamumuo malapit sa bansa. Inaasahan din ang mas maraming ulan kesa sa normal sa malaking bahagi ng bansa mula ngayong Oktubre hanggang Marso ng susunod na taon. Asahang magiging mas maulan pa ang ating Kapaskuhan. Tuwing may La Niña, lumalakas din ang easterly so mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Kaya posibleng hindi gaano kalamig ang ating Kapaskuhan ngayong taon kumpara sa ibang taon. Kakaiba talaga itong 2020, ano po? Todo-todo talaga. Ito po si Kuya Kim, nagsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay bumuto.